Kapatid ni Gio Santissima nagpasikat ng gusto sa bansang Japan at naging mas matindi pa kay Manny Pacquiao ang kanyang mga galawan. Isang Pinoy boxer na sobrang bagito at inosente na sa Japan lumaban ang winalang hiya ng kalaban. Binugbog sarado, pinabagsak at pinagtawanan. Ngunit inakala ng Hapon na panalo na siya ay biglang babawi pala ang ating kababayan. Napabagsak niya ang hambog na Hapon at biglang nanalo pa ang ating kababayan. Kaya naman ito na talaga ang The Best Comeback Fight of the Year ng laban ng Hapon versus Pilipino. Mula sa magandang bayan ng Libak, bulubundukin ng Sultan Kudarat, nagmula ang isang sobrang totoy at bagitong boksingero, si Isnet Ray Vicente Domingo, o mas kilala bilang Isnet Domingo, ay ang tinaguri ang The Hard Hitter ng Philippine Boxing. Mukhang totoy na totoy at bagito ang ating boksingero, pero pambihira ang kanyang lakas ng loob at laki ng puso na hindi basta-basta sumusuko. Siya ang itinuring na kapatid at tinuruan ng gusto na naging tagapagmana ng lakas ng kamao ni Gio Santissima, at balang araw ay mahigitan pa niya ang magagaling na boksingero sa kanyang era. Bata pa lamang ay nasanay na sa hirap ng buhay ang ating bida, at tanging pagsasaka lamang ang ikinabubuhay nila sa probinsya. Kaya natural ang pagiging palaban sa buhay ni Isnet Domingo na ating bida. October 20, taong 2022, nang mapalaban ito sa isang undefeated na Hapon na boksingero sa Korakuen Hall, Tokyo, Japan, ay nag-aantay sa ating bida si Jackie Imura. Undefeated at walang talo, isang kinatatakutan na Hapon na boksingero. Ang Hapon na ito, mga kaibigan, ay galit sa mga Pilipinong boksingero. Kaya nangako ito, nawawasakin at patutulugin si Isnet Domingo. Ngunit kabaliktaran ang nangyari sa laban na ito, dahil ang Hapon ang nawasak at natulong sa ating pambato. Dahil sa nangyari na pagkatalo ng Japan sa isang totoy at bagitong boksingero, ay gusto nilang gumanti at wasakin sa Isnet Domingo. Kaya naman dalawang buwan lang ang lumipas, ay muli nilang pinadayo ang Pinoy para ipalapa sa kanilang halimaw na boksingero. December 26, taong 2022, sa Korakuen Hall, Tokyo, Japan, muling dumayo ang ating kababayan na si Isnet Domingo, na may record noon na 17 panalo. Siyang dito ay sa pamamagitan ng KO at 2 na po ang kanyang talo. Habang ang Hapon na kanyang makakaharap na si Kosuke Tomioka ay may 6 na panalo, at 5 sa mga ito ay kanyang pinatulong sa ibabaw ng lona, at 2 na rin ang kanyang talo. Dahil sa itsura ni Isnet Domingo na mukhang totoy at inusente, ay literal na minaliit siya ng Hapon na makakalaban niya. Isang solidong suntok lang daw ang kinakailangan ng Hapon para patulugin ang ating bida. Pero bago daw yon, ay bubugbugin niya muna at papahirapan ng gusto ang ating pambato. Dahil sa mga pahayag ng Hapon, ay talaga namang naging heavy underdog dito ang Pilipinong boksingero. Sa round number 1, kamukhang kamukha pala ni Inoue ang halimaw na Hapon na boksingero, at sobrang focus na agad nito para pabagsakin ang ating pambato. Maganda ang timing ng Hapon dito, at laging nasasapol si Isnet Domingo. Sa round number 3, ganun pa rin ang senaryo. Bugbog sarado na talaga ang inabot ni Isnet Domingo na ating pambato. Tomioka, 6 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
来てましたね。そうですね、これはいいですね。外からドミングになりました。足を止まっています。でも前に出る。そこに左ストレート、下から突き上げるようなパンチもある。君はパー、puro power shot na ang pinakawala ng hapon na boksingero ang nagparugi ng husto sa ating pambato. まだ時間ありますね。でもこういうルートはダメージを与えるのが大事なんですね。多分きっとここから先は、ドミンゴ選手も、自分が倒れるかもしれないということが頭によぎりながら攻めてくるから怖くないですね。Sa round number 4, kontrolado ng Hapon ng takbo ng laban at dito niya pinabagsak ang ating kababayan. Roging-rogi ang Pinoy at halos hindi makatayo, pero gusto talaga ng referee na mabugbog ito ng husto, kaya pinayagan niya pa na lumaban ang ating boksingero. Pero pagsisisihan ng referee ang nagawa nitong pagkakamali na ipalaban pa ang kanyang paboritong boksingero na kababayan nito. Inawat muna ng referee ang laban dahil tumalsik na ang mouthpiece ng kanyang paboritong kababayan. Tuloy ang laban at bugbog ang ating kababayan, pero nakabawi ito at gugulatin ang mundo dahil ang Pinoy na boksingero ay may palaban na puso. Puro sugat na mukha, pero lalong tumatapang dito si Isnet Domingo. Isang suntok lang ang kinailangan at nabago na ang laban, kaya nagulat talaga ang mga Hapon sa pagkatalo ng kanilang kababayan. Isang Pinoy na minaliit dahil sa itsura nito, pinakita sa mundo na ang dugong Pinoy ay may malaking puso na hindi basta-basta sumusuko. Lahing Pinoy, dugong palaban, yan ang pinakita ni Isnet Domingo na ating kababayan.